Grabe ang pasabog ngayong araw ni Miss Cathy Binag. Marami kasing mga realista ang hindi naniniwala sa kanya, sa kanyang mga revelasyon patungkol sa pamilyang Marcos at sa kanilang pagpupulvoro na tilang sangkot pa ang ibang mga kanilang personalidad at artista sa kanilang pulvoron session nang makita nila ang litrato na ito na si Barbie Imperial ay kasama si Sandro Marcos. Nag-PM na ako sa'yo! Ito naman to, pinapahamak mo din kami. Napakaraming nalalaman ni Miss Cathy Binag. Kaya naman ang mga loyalista ay nanginginig na. Bakit? Ano ba talagang nilalaman ng USB? Kahit napakomento. Gusto nyo ba malaman? Deto, gusto nyo ba malaman kung ano yung sa'yo? Banat ba? Sabihin ko na ba? Kung ano laman ng USB? OFW Joss TV. Jay Guevara, alisin mo ang Gcash mo. Hindi ko magalis. Alam nyo ba, hindi gusto nyo talaga makita malaman yung laman ng USB? Gusto nyo ano? Banat may magla-live ka ba ngayon? I-reveal mo na nga. Kasi yung dami na rin naghahanap eh. Kung ano-ano, unaan mo na si BP Sara. Okay. So prior to the expose of Cathy Binag, she was with Sandro Marcos at the birthday party of Barbie Imperial. Wow, the plot thickens. At nagkomento rin si Maharlika. Never underestimate someone who is more insightful than the Voltes Bangags. Kaya naman ang pamilyang Marcos ay talaga namang nanginginig na sa takot na ano pa kaya ang ilalabas ni Cathy Binag na expose. Maraming nag-aabang sa USB. Yung mga defender ni Bangag, butata na. Naghihintay na lang ng mga susunod pang kabanata ni Miss Cathy at Miss Maharlika. Kabado na ba? Nahihirapan na ata silang mag-isip kung ano-ano pa ang pwede nilang ipananggalang sa mga bumubuhos ng mga ebidensya. Yung reason nilang AI at edited, nakakaumay na. Pero mga revelasyon tungkol kay Ant-Man, always fresh. Matindi ang dala ni Cathy, kaya kailangan nila ng sandamakmak na team para hanapan ng butas si Cathy. I think mas manginginig sila sa pasabog ng USB na yan. Ang masama pa nga yan eh. Baka mamaya magkaroon ng issue si Cathy Binag sa ibang bansa na minarder yung asawa. Tapos nasa kanya daw yung katulad nung kay Maharlika. Doon kay ano, kay Mima Kalipa, yung ano, yung vlogger ng Tanso. Oo. Yung mukhang lalaki na tomboy daw siya. Oo. Natatawa ko doon eh. Baka mamaya maging issue kay Cathy yun ha. Oh Cathy, mamatay tao ka, pinatay mo asawa mo, eto yung autopsy galing US. Ah, butang ina. Sikat. Ang galing. So, ang tawa ako dun eh, no? Puta na. Dahil US pa talaga ang kinuwanan mo ng record ng autopsy. Ang lupit mo naman. Alam nila, sila-sila ang magkakaharap-harap doon. Kaya paano nila sasabihin ngayon na fake? Walang comment sa Malacanang at sa iba pang kasabwat sa mga Marcos dahil totoo naman ang sinasabi niya. Kahit anong sabihin nila, kung anong klaseng babae si Cathy Binag. Sige, sabihin ko. Dahil dyan ka nga makakakuha ng experience sa buhay mo. Paano pala kung lahat ng gatherings na puntahan ng mga Marcos ay may mga puti? Hindi, tingin ko hindi ito magiging katulad niya. No? Hindi kasi ito, si Morales kasi, yun talaga, jukebox talaga yun ang datingan nun. Si Ma'am Cathy mukhang totoo sinasabi nito eh. Oo, kasi nakakasama kasi, ano ba to? Nakakasama kasi nila yan. Kaya parang, para sa akin ha, oo, para sa akin, malabong maging katulad ni Morales yan. Oo, si Cathy Binag. Tsaka kalbo si Morales, mahaba buhok niyan. Ting ahas na nakaaligid at nagpapanggap na isa sa kanila para mahuli ng agila. At sa mga kaganapan na ito at dagdag revelasyon na naman laban sa mga Marcos, abay na pa-live bigla itong si Atty. Trixie. Oh. At tila nga daw, may ako isusugod na naman sa St. Luke's Medical Center. Sino isusugod sa St. Luke's? Dahil sa mga nangyayari ngayon sa pamilyang Marcos. Nako! Sa mga revelasyon,
at sa mga galit na statement ng Vice President Ay, narito sorry, ang kanyang reaksyon. Panoorin natin. Sorry. She was pointing out things, di ba? Na nagulat na tayo, bakit, uy, nagsasalita na si Inday. So, she's coming into her own, yun yung sinasabi natin. Hiwalay na siya doon sa Marcos administration at makakapagsalita na siya ng independent doon sa administration. So now, what we're seeing is an Inday Sara, not just independent, but truly her own person and using her resources to show by her example what it is like to command. Naalala niyo ba, about a month ago, ginawa natin ng report yung housing. At naging maliwanag doon sa report namin sa housing na hindi marunong mag-command ang presidenteng ito. Akala niya na pag nag-utos siya sa isang cabinet secretary, milagro magagawa. Ang hindi niya naiintindihan is that before you ask for something to be done, you are aware of the situation. Alam mo yung resources. Alam mo kung ano ang posibleng magawa. Mayroon ka na... Wait lang. Ako, hindi ako masyadong makaintindi ng English. Pero kapag si Attorney Trixie nagpapaliwanag with English, ba't naiintindihan ko? Nagtataka lang ako ha. Ang galing niya mag-explain, no? Dito to, Ma'am Trixie, naiintindihan ko yung explain niya rito. Ng idea. And then you sit down. And then you conduct your consultations. You study. And then, after you have done that, you call your cabinet secretary. And then you together, you map out what you need, what needs to be done in accordance with what your goal is. So, most former presidents are aware of this. Alam nila yan. So, kapag magpapautos sila, bago nila isa publiko yung utos na yon, na pag-aralan na. Ganito, ganyan ang pagpapatakbo. Maging nagtatakbo ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang class project, nagli-lead ka ng isang platoon. Of course, sometimes it happens very quickly, no? But there are measures to take para either tapos na yung mga preparation, nagawa na yun noon nung nag-aaral ka, or gagawin nyo depending on the situation. Ganyan din po para maging presidente. Ganyan po ang command. Ganyan ang leadership. Di ba matagal na rin natin sinasabi, the problem isn't so much the president because we have seen him in a personal capacity at alam natin na somewhere deep inside him, very, 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 very deep, na halos hindi nakikita, hindi naman siya evil. Hindi naman siya, but he does not know how to lead. He does not know how to be president. Kaya nga ate, ang galing magpa, Natutulak siya ng iba't ibang mga interes. Yung interes ng mga malalaking contributors, yung mga interes ng mga politiko na kailangan niya yung suporta nila sa Kongreso, yung interes ng pamilya niya, yung interes ng asawa niya, parang hindi pamilya yun, pero pagkasama sa pamilya, pero yun pa rin. Andyan din ang tulak ng mga barkada niya. Nako, tulak! Matagal na niyang kasama sa bisyo. So, kasama sa bisyo? Ni VP Inday, hindi na natin kayang intayin na matuto itong taong ito maging presidente. Ang dami ng mali, ang dami ng sablay. Hindi na rin maa-afford ng bayan. Tignan ninyo, nung una may halo pang kayabangan, nung una may halo ng... Bakit? Anong nangyayari kay Attorney Vic? Di ko po alam ang ibig sabihin yung itukoy. So, sabi ni VP Inday, kung hindi nito kaya, ako na. So, yun, kumbaga, for all of us, dahilan ito para magdiwang. Kasi tumindig na at tumitindig na si VP Inday. Kumbaga, anong tawag doon? Damn the torpedoes. Di ba, kahit ano na mangyari, kailangan niyang tumindig, magsalita. Ituro niya kung paano maging commander, paano mag-lead. So, madaling salita, parang siya na mismo ang magiging guro ni Marcos. Sa madaling salita, tuturuan ni VP Sara si President Bongbong Marcos kung paano maging isang presidente sa isang bansa, kung paano mamuno sa isang bansa. Ang galing, no? Yung presidente, tinuruan ng vice presidente. No? Ang lapit nung ganun, no? Tangina, presidente ka, tapos tuturuan ka ng
tuturuan ka ng vice presidente para lang magampanan mo yung trabaho mo. Ah! Ay! Frederick Delona, Brown Pinay, shout out. Ano daw to? Hindi kapatol, ano kapatol, kapatol pa, ano, hindi kapatol-patol si Cathy Binag, napapanood at naririnig ko sinasabi. Sa totoo lang, nang narinig ko ang kanyang pagdadaldal, hindi ito authentic. Anong authentic? Libog lang din. May masabi lang yun. No? Paano libog? Bakit? Umungol ba si Cathy Binag dun? Umungol ba si Cathy Binag nung ini-interview ni Marlica? Hindi naman, di ba? Anong pangalan nito? Diyong Digonyo. Ah, kaya naman pala eh. Oh, trolls pala ito eh. Saka na, baka tinigasan ka nga kay Cathy Binag eh. Baka pinagjakulan mo yun eh. Tanginang to, yabang-yabang mong hayop ka. O, ano to? Go Dutertes, go Idol J, Banateros, one Mindanao, one Visayas. Asian tayo, hindi made in US. Halos made in China ang buo ang mundo. If you want your country to stand out, the Philippines and corruption. Yes. Mama, no, tama yan. Hadlangan natin or stop natin ang corruption dito sa Pilipinas. At maraming maraming salamat sa blessing na pinagkaloob nyo, Mama. Ano to? Ano to? Fly-in ba to? Fly-in by vacation? Oh, maraming salamat po, ha. Grabe, may $10 tayo, no? Sabi nito. Jeb, ako nga nasa malapit lang, di makapanood. Ang mahal kasi ng ticket. Nang alin? Itong mga to, ano pinagchichismisan dito sa live ko. Hindi ba all Venus ang ticket? Yan, Mayora, for good. Pinag-uusapan nito. Naintindihan mo, Boss Jay? Oh, naintindihan ko. May palipad eh. Kaya naintindihan ko yung sinabi ni Ma'am. Oh, sabi niya rito, ulitin ko. Sabi niya rito, go Duterte, go Idol J and Banateros. One Mindanao, one Bisaya, Asia tayo. Hindi made in US. Totoo yan. Halos made in China ang mundo. If you want your crown country to stand, kung gusto mo tumayo sa sarili mong bansa, patayin ang korupsyon. Yun yun. Tama ba? Tama ba yung ano ko? Translator ko? Tama ba? O medyo may kulang, no? Pero parang tama yung English, translate ko sa Tagalog eh. Tama ba? Your country, hindi your. Hindi, our country pala. Sorry na. Our country. Oh, sorry na. Bulol eh. Tama, Boss Jay. Eh, ba't ka tumatawa? Tama pala eh. Lods, bagay pala sa'yo mag-English. Naku po, wag mo ko na antayin mag-English. Naku po, nakakahiya. Ah, tama naman. Oh, tapusin ang corruption, gay. Oh, edi mag-people's power na. Oh, game. Oh, bibigyan tayo ni Banat Bay, pangkape. Uy! Ano yung nangyari? Gagi. Gagi, naglulo ko yung kuryente. Mukhang magbabrown out pa ata. Nag-English lang ako eh. Nag-brown out ka na agad. O, if naman to, minsan lang na mag-translate ng English to Tagalog eh. Eh, tayo nyo yun? Biglang gumanon. Gag, hindi, biglang kumislap. Namatay yung ilaw, biglang bumukas yung ring light ko kasi pag bumubukas yan, ganito kulay niya, no? Yan. Ayan, sakit sa mata, kaya binabawasan ko. Ayan, oh. Yan, okay na. Ayan, nag-brown out ng mabilisan. Tanginan to, nag-English lang ako eh.
Minsanan lang mag-English yung tao, gaganyan pa kayo. Pero bukas, Jeff, tismisan itong dalawang to, ha. Yung English, okay, alright. The electric is blinking. Blinking. Ano yun? Then, nag-ano lang, nag-brown out lang po, ma'am. Ma'am, nag-brown out lang, okay po yun. Magdasal ka para di mag-brown out. Oo nga, nakita ko. Kaya nga eh, nag-English lang yun. Grabe no. Grabe naman ka-brutal yung, pati yung kuryente, ayaw sa pag-English ko. Okay, tuloy. Itong naatasan natin, itong naboto natin na mag-lead, eh, bukod sa hindi marunong, eh, super sablay. So, ito po ay turning point. Hindi lang po para sa ating mga manasa maisog, hindi lang po para sa ating mga DDS, pero para sa buong bansa. Gusto man o hindi ng ibang tao dyan, she will rise to the occasion. Para sa akin, well, so grateful, kumbaga. Oh my gosh, andito na siya. Parang, na ano lang eh, na we were waiting and hindi po kami nabigo sa pag-iintay natin. Andito na talaga at may dala-dala ang branding ng Duterte. And she will speak her mind, she will speak the truth, and she will, if necessary, point out the mistakes of this administration while at the same time continuing whatever work she can do while she is vice president. Sabi ni Kabus Ogtimawa, we have a great future if Inday takes over the presidency and will be elected 2028. Kumbaga, sa ngayon, marami ng options. Marami ng options para sa ating taong bayan. Andiyan na si Inday. Andiyan na ang ating leader. Kumbaga kasi. Okay, hindi ko natatapusin, no? So, tama naman lahat ng sinabi doon ni Atty. Trixie at napakalinaw ng kanyang mga sinabi, no? Oh, alam nyo kapag nag-English si Atty. Trixie, naiintindihan ko talaga. Pero pag iba, hindi ko maintindihan, eh. So yun, no? Thank you. So ano masasabi nyo rito sa video na to? At medyo pagod na rin ako. Oo, at ayun, sa lahat po ng nanonood ngayon sa live natin, mag-end na po ako. Lipat po kayo sa binaba kong link. Ito po, napaka-solid po nito sa Banateros at napaka-solid po nito sa Didi, sa mga Duterte. Naawa ko kasi kahit na tatatlo lang po ang nanonood sa kanya, tuloy-tuloy pa rin po siya sa paghahayag tungkol sa tamang balita tungkol sa mga Duterte. Yan, panoorin nyo. Safety and Security Vlog. Paki-subscribe naman po mga Banateros. Paki-suporta naman po ang aming kaibigan. Kaibigan namin, mas naunang kaibigan nila Banat Bayang kaysa sa akin. Yan si Sir Security and Vlog na binababa ko. Yung ito, yan o. Yung binababa ko yung channel niya. Punta tayo doon, lipat tayong lahat, lipat tayo doon. Sabihin nyo, from J. Guevara TV. Ayan, Banateros yan, natin, kasamaan natin yan. Lipat kayo doon, lipat. Sabihin nyo, dali. Sabihin nyo, nandun tayo, sabihin nyo. Punta tayo doon. Pakilike na rin, like and share. Ang kanyang ano. Ayan, punta tayo doon, dali na, sige na. Minsan lang ako makisuyo sa inyo, kawawa. Hindi, inaawa din ako, pero ang galing niya rin mag-explain eh. Suportahan natin yung mga Duterte supporters. Okay. Oh, mag-subscribe kayo dun ha, subscribe kayo. Ayan, maraming salamat, no? Okay po, Boss Joy, sir. Thank you, Sir Ruder, ha. Thank you. Pahinga ka na, Sir Jay. Kaya nga, ano yung YouTube niya? Ayan nga, yung binababa kong link. Ayan o, yung nasa, nakapin, yung binababa kong link. Ayan o, bababa ko ulit. Oh, yan. Ay, yan. Click mo lang yung ano na yan. Rekta ka na dun. Subscribe mo. Like. Tapos, Mami Elizabeth, from California. So, mag-i-end up po ako. Ano bang iiwan ko na video? Ito. Mag-iiwan ako ng video, no? Mag-iiwan tayo ng video. Iwan tayo ng video. Okay. Asa na? Kapartner mo. Iwan tayo ng video, ha? Kasi kailangan natin yan para ma-edit natin yung mga pangyayari.